Hey guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Medyo ano to ah, hindi magandang balita to para sa isang tabloid. Eto nga, nag-react nga si Derek Ramsey dahil sa isang lumabas na kwento sa isang tabloid. Hindi ko naman napapangalanan dito kasi parang ano naman. Although alam nyo na din naman kung ano yon, so you might as well go to sa Instagram account ni Derek Ramsey para doon. Kasi syempre, bilang ano rin naman, nagkatrabaho rin ako sa tabloid. Pero so, kayo na lang bahala dun sa part na yon. But pero ako, gusto ko lang ibalita sa inyo. Kasi baka, si Derek kasi very private yung Instagram niya. Baka hindi nyo siya ma-open. So, yun lang yun. But anyways, pinost nga ni Derek yung ano. At tinawag niyang, yung story na yon ng isang tabloid. At tinawag niyang, "The ultimate bearer of fake news. We will definitely take legal action on this. Don't ever attack my family." Yun ang mensahe ni Derek. At pinakita niya nga. Actually, yung kwento kasi, nag-start yon sa kumalat na ano na wedding invitation. Diba, syempre, diba, ikakasal na si Ellen Adarna kay Derek Ramsey. So, may mga lumabas na wedding invitation. So, pinakita ron kung sino yung mga entourage. Of course, yung halimbawa, yung best man nga, si Syed Ali, Don Ang, Steve Martgan, Galileo Gonzaga, Derek Andrew Ramsey, Jerry Santos, AJ Villago. Tapos, nakalagay doon, ring bearer, Elias Modesto Adarna. Yun. So siguro, yun lang muna yung nakita, na isulat na agad. Pero sa next page, pinakita doon na ring bearer, Elias Modesto Adarna Cruz. Kasi parang sinasabi sa report doon na yun na nga na hindi ginamit. Kaya siya na-booking daw sa wedding invitation, na hindi pinagamit ni Ellen Adarna yung apelyido ni John Lloyd Cruz, yung Cruz nga sa anak na si Elias, which is yun nga yung pinatunayan ni Derek na hindi totoo, na sinabi niya parang siguro na putol lang, yun lang ang nakita, so na-post na. So yung mga friends talaga ni Derek, like sila Vito Selma, talagang ano, pinupush nila sila Derek, sila Ellen, na kasuhan kung yung tabloid na yon, na which is medyo ano yan, na medyo malaking for me ha, since sa tabloid din ako nagtatrabaho, sa panahon ngayon, sobrang malaking abala yun talaga. Bukod sa abala, magastos, dahil sa abogado. And at the same time, usually kasi pag ganyan, depende kung saan ka pa-file ng case, may mga ibang maldita, na talagang pahihirapan ka dahil ang layo nila kung saan sila. Halimbawa, ang cast, halimbawa si Derek nga, baka mag-file siya sa ganitong lugar, sa kanyang, halimbawa sa Paranaque or whatever, kung saan man sila malayo doon, di ba? So definitely, dadayuhin pa yun kung saan nakatira man yung mga kinasuhan. Usually ganun eh. Yan, anyways, ang pakiusap din of course ni Derek ay huwag nang isama yung bata sa mga ganitong issue, sabi niya. Exactly, kasi may mga nag-comment nga na huwag na sanang dinadamay pa yung sa mga balita yung bata. Wala pa nga naman daw kamalay-malay yon. But anyways, ayan. Tapos mamaya banggitin ko din yung nakita natin doon. May mga nagsabi rin naman kay Derek na no need to post it na lang. Don't make patol better. Sayang daw yung IG account ni Derek kung papatulan niya lang yung mga ganon. So, pero ang reaction, ang opinion naman ni Derek at ang kanyang, ang sinasabi naman ni Derek ay thanks for your opinion. I think it's time though for people to speak up about fake news. There are still professional journalists out there, and it's unfair for their profession to be tarnished by cheap and unprofessional, heartless. Well, yun ang inano niya. Ayun ang binaskanamento niya doon. So, may mga nagsabi rin na yes, in this case, best to speak up and correct right away. Sabi niyang isa, "True, it's time that someone will be in jail dahil sa mga fake news na yan. Wake up call na rin para sa mga nagpapakalat." Ayan. Speak up against fake news. So, yun ang mga mensahe na mababasa mo ako. Binabasa ko lang po ito, ha? Hindi ako mag-side, hindi ako mag-take sides dito. Because, alam nyo naman, di ba? So, I'm also a journalist. I also work sa tabloid. So, yan lang na yan. Anyways, eto, may mga nag-ano talaga, "Please do file a lawsuit. This is for Elias. Kawawa yung bata. Dinadamay nila. If ignore lang yan, they will do it again and again. Dapat teach them a lesson." Namimiha sa gagawa ng kwento.
Ayan, wag si Elena Darna when it comes to her son. It's so sad that people are doing this just cause they're too driven with hate or whatever. Ako, ang opinion ko lang, siguro hindi lang, medyo nagpadalos-dalos sa pagsusulat. Yun lang naman pwede kong sabihin. Kasi syempre, if not, kung nakita mo naman yun, can you imagine yung cruise lang pala yung na medyo nabitin lang yung invitation, yung pagkaka-cut off siguro sa nung pinotion sa Instagram or sa kung saan man social media account. Medyo siguro yun lang ang nakita doon. So, but anyways, na nabigyan lang ng kahulugan talaga kasi. So, I hindi ako magmamagaling, pero siguro if I were, kung ako yan, siguro, baka ang gagawin ko lang ay, pero kasi ngayon, ang hirap kasing, ano talaga, ang hirap kasing itouch yung pag minor or yung walang kamalay-malay. Especially, talaga magda-double, dalawang isip ka dyan eh, sa mga bagay na yan. Diba nga, minsan sa tabloid talaga, alam niyo yun, yung lalagyan ng, ano, biniblurred talaga yung mukha ng mga bata. Kasi nga, yun ang, ano, yun ang ginagawa talaga dapat, na pinoprotektahan ang mga bata. So, since si Ellen naman kasi, ay pinopost na rin sa Instagram yung anak niya, nila ni John Lloyd. So, siguro, kumbaga parang naging public property na rin. So, marami na rin ang nag-iisip na pwede na siyang isulat or pakialaman or gawa ng kwent or yun nga mailagay sa tabloid or sa kung saan mang newspaper or sa vlog or whatever. So, pero yun nga lang siguro medyo nagkaroon lang ng feeling ko baka miscommunication, baka hindi lang na explain masyado kung bakit ganon, kung medyo nagiingat ako sa ano na to kasi ayoko rin namang ma-hurt yung feelings nung editor na kakilala ko rin naman. Of course, yung columnista na nagsulat din naman, nakakilala ko. So, ayoko magmarunong, ayoko magmayabang. So, anyway, stop na doon. Gusto ko lang ibalita ito. Siyempre, it's karapatan nyo rin malaman kung anong situation ni Derek ngayon at kung paano siya nagre-react sa mga balita sa kanya. So, hanggang doon na lang muna. Okay? Bye!